Maraming hindi nakakaalam kasi na before the birthday of Inday Sara, mayroong assassination na ginawa sa kanya ng isa sa mga kanyang mga security guard na inassign from the office of Malacañang. Pero yung mga katanungan yan ay hindi pa po sinagot at hindi pa po yan inilabas ni Biti Sara. At iilan lamang kami ang nakakaalam dyan. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpan. Bibi, yung viral video mo, yung sa Lied, bago lang kahapon, na hindi sila nagtagumpay sa pagulgol ng Lied mo daw din sa Suda. Anong meaning nito, Bibi? Anong meaning? Hindi sila nagtagumpay sa pagulgol sa Lied mo. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sudyat nila sa Lied ko, at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur, pero sino ba yung sinabi? Silang lahat. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka pumigil na. Ang hindi mo magpatay sila. And then he said yes. You know what? You know why? Because feeling ko inactivate na nila yung assassin. Operation now, Romano? Operation, yes, Romano? Yes. Kasi pag inactivate mo na yan, kasi you would like to cut all communications na eh. Activated na eh. So paano mo papahintuin yung Tetegi? Kailangan makausap mo. Para makausap mo, makakonek ka uli. Correct. Takot sila kasi hindi na nila mabawi yung order doon sa Tetegi kay Inday. Yeah. Correct. Nag-guess ninyo, takot na sila. Kasi kung may kay Inday, at kung Tetegi totoo sila. At kung totoo yung sinasabi ni Inday, matetegi din sila, lahat sila, at ang sinahang nakakapit sa Inday, hindi sila hindi magkang tumigil hanggang hindi sila matetegi. Nakita nyo na, it is true. Alam na namin yan noon. Ngayon, ayaw nga i-ano ni Inday, kasi nga, political instability yun eh. Totoong may attempt sa buhay ni Inday. Totoo. Wow.